Okay mga ka-pew-pew, ligpit muna tayo ng konti, imis-imis. Siyempre, clear natin tong area nito dahil meron tayong i-review na naman na bagong pistol. So, kung bago kayo sa channel natin, yun, please na lang, makikisuyo, makikiusap. Please support, please subscribe, share, and comment mga kapatid. And then after this video, let's check kung ano yung ating i-unbox for today. Okay guys, mga ka-pew-pew, we're now here with the AW Customs. So yun, so check naman tayo ito. Normally, kung kinuha sa mga nakakapanood na ng video natin sa channel natin, ang ginagamit natin ay WE. Actually, nagkaroon ako ng WE na Glock 17, and then nagkaroon ako ng WE na Dragon. So yun. So I have to let go of my Glock kasi nga yung aking M4 adapter is high kappa. So ang naiwan sa akin ngayon yung WE na Dragon dahil high kappa siya, and now so I think may idea na kayo kung ano tong ANW custom na to. So sigurado high kappa to. So yun isang option, isang clue. This is a high kappa pistol from ANW Customs, from Armorworks pistol. Ayun. So let's check the box. Ayun, nakakatuwa yung box niya kasi parang napakaandaming information. So, if you're going to check, may mga QR code siya na pwede mong scan para makipapunta mo yung specific na website or anuman yun sa online. And if you want to know about the owner's manual, pero for sure, baka meron dito yung standard naman sa mga box yan. Pero if you want to have yung pinaka buong owner's manual, you can scan this QR code. And then, if you're looking for replacement parts for Armorworks pistol, you can scan this QR code. And then, if you want to register your pistol, ayun, register your pistol. Ah, so, let's see. Ah, if you want to receive update news sa mga models nila, then, gusto mag-login sa kanilang Armorworks website. So, yun. So, may meron sila community doon, may forum, online tools. So, if you want to talk to other Armorworks pistol users, so, yun. And then, register lang yung pistol mo. And then, siguro ito yung isang pinakamaganda. Kasi doon sa mga, may mga pistolero or mga pew-pew guys dyan na medyo siyempre hindi pa rin pamilya sa mga paano i-maintain yung kanilang mga airsoft, mga rifle or mga pistol. This is the place na ito yung pwede mong scan para makapunta ka doon sa maintenance. So, yun. I think it's very useful. Very helpful itong ano niya, yung box niya. And then, ayun. Armorworks.com. And again, what is this unit? Ito na guys, pakita ko na sa inyo. So, this is the AWXX2001. Ayun. Again, this pistol is made in Taiwan. Let's see what's inside the box. Ayun, sabi ko na daw magkakamali eh. Owner's manual. Uy, maganda rin ah. Ayun. .com. Made in Taiwan. Okay. At the rear, ayun, may mga helpful tips and safety. So, better to check this out, guys. Basahin nyo lang. Medyo okay naman siya. Okay? So, what's inside the box? Siyempre, initially, let's see. Let's check the standard mag. Nakikapa. Ayun. Medyo okay naman siya. Ayun. Red na rin yung ano niya, guys. Kalimutan ko tawag dyan. Pero, alam nyo na yung siguro yan. Pero, color red siya. And then, yun lang. Parang medyo magalaw. Pero, ewan ko normal yun. Medyo, nakatapat ako dito. Medyo magalaw eh. Pero, okay naman. Pero ano no, parang mas malaki to no. Check na natin. Compared to my other high kappa. Parang medyo the same size, kulay lang. Oh, akala ko naman may difference na ano. Okay. Okay, that's the magazine, the standard magazine. And then may mga kasama pa sa loob. Ah, ito yung ano. Ito yung pag gusto maglagay ng red dot, ito yung attachment. So, tatanggalin mo yung rear sight. And then, ito yung nalagay mo. So, subon. Check natin yan later. Kung ano man. Siguro pa nagkaroon ako ng red dot. Wala pa akong red dot. Okay? And then, let's check the actual gun. Yun, no? Again, this is the HX2001. Okay. So, Armorworks
HX2001. So, bigyan natin ng 360. So ano man, okay din siya. Ganda. Actually, maganda yung weight, everything. Malaman natin sa actual game kapag nasa game site na tayo. Pero ngayon, let's check naman yung kanyang talagang now let's check the appearance talaga ng unit o yung feel ng barrel. Okay, ngayon check naman natin yung appearance saka yung feel mismo ng barrel. So yun, kung mapapansin natin ngayon, I don't know, kanya-kanya siyempre. Preference pa rin yan. Basically, the gun is two-tone, black and silver slide. Nilagyan ng konting accent ng gold and red. Ayun, so mapapansin natin. Actually, isa sa mga napansin ko dito medyo na nagagandahan ako in a way is yung magandang pagkakapantay-pantay nitong mga to. Perfect din yung serrations niya. Yung serrations niya talagang is perfectly line up with the lower frame and the slide. Ayan siya kung papansin ninyo. The lower frame and the slide perfectly line up yung kanyang serration. And then itong part na to, may serration din. Ayan, syempre sa ilalim, sa lower frame. Ayan. Both side yan. Ganun siya. And then, yun na nga. Yung pagkakaroon ng accent ng gold and red. Medyo sa iba, syempre, hindi sila fan ng ganito. Actually, basically ako hindi rin ako fan ng ganito eh. Kaya lang nagkataon na ito lang yung nakuha kong unit because this is the only unit na nandun sa store na walang full auto. Basically, siyempre, kanya-kanyang preference lang ako kasi medyo ayoko nang may full auto. Yan, pakain natin. Walang ano yan, ha? Walang magazine. Ayun, so ito lang yung may semi-auto na unit na nandun. And then, may mga features din kasi siya na nagustuhan ako. Hindi lang dahil sa output, hindi lang dito sa itsura niya or sa color combination niya or do sa accent niya. In a way, medyo okay na rin kasi gawin na natin weirdo, kung mawi-weirdohan niyo iba, pagtuloy-tuloy na natin kasi yung aking M4 adapter na ikakabit diyan is violet. So napaka-terno, di ba? Ternong-terno. Ayan. Okay guys, balik tayo ulit. Again, ano ba yung mga features itong barrel na to? Itong model na to na AW2001. Aside sa yung very common ngayon sa mga high kappa is yung magwell. Ang makakita naman natin. Siyempre, for quick reloading, magka-change mag. So, yun. Napaka-perfect nung pagkakaano ng kanyang magwell and then yung kanyang stock magazine. So, again, pagkakaan natin kung gano'n. Maganda. Love the sound. Perfect. Ayun. Okay. So, ano pa ba yung mga features itong barrel na to? Yung mga pala, may napansin kasi ako dito, guys. When I check a video online regarding Armorworks HX2001, although this is 4 years ago or 5 years ago, ang napansin ko doon, munti ko na rin hindi maano ito. Akala ko, medyo na-dismaya ako. Akala ko kasi, doon sa video na panood ko, which is totoo naman, hindi ko lang, baka lang may changes. Yung sa video na panood ko kasi, this is non-threaded. Yung outer barrel yung napanood ko is non-threaded. Kaya sabi ko, ha? Sayang, sabi ko naman. Kaso nga, nakita ko yung actual unit dito locally, it is already threaded. So, hindi ko lang alam just because that is 4 years ago or 5 years ago, baka nung time na yon is non-threaded talaga yung mga model na to. So, ngayon, siguro nakita nila yung needs na dapat out of the box is already threaded. So, good for me. Siyempre, may yun. Pabor. At it's threaded na siya. And then, isa pang nagustuhan ko dito is yung kanyang slide. Kasi, yung kanyang outer barrel, naiiwan. Kung mapapansin nyo guys, ayan. Hindi siya kasama. So, ayan siya. Ito yung slide, and then this is the outer barrel. One more good about this unit is, out of the box, is naka fiber optic sight na siya. So, kung mapapansin nyo, syempre, siguro, alam nyo na yan guys, kung ano yung advantage niya. Although, there are some airsofters not fan of a fiber optic sight.
Pero ako, beginner lang tayo, hindi pa tayo expert dito. Pero as a beginner, I find it very useful. Especially sa kahit pag morning game, yung mga daytime. Kasi hindi mahirap sumait sa fiber optic. Lalo kapag batingkan, lalo yung araw at masinag, mas nagiging effective. Especially if yung fiber optic site ninyo is magkaiba ang kulay. So, for me, medyo big factor yon. For me, siyempre preference natin. Kanya-kanya yan. And then, yung nga, isa pa napansin ko rito, siguro ito naman, logic lang din. Dahil nga, ito lang siya, ang gumagalaw, itong iba, naiiwan yung barrel, siguro mas gumaang yung ano, yung pressure ng blowback, mas magaang. Ayun, so, yun yung napansin ko. So, kung tama ako, okay, ano niya, kung mali man, so, correct me guys, don't, huwag kayong manghinayang na mag-comment dyan sa ating comment box. And then, yun pa. Based sa napanood ko online, sabi, ang AW is out of the box is competition ready. Consider this unit as a race gun. Hindi po tayo expert doon, hindi rin ako maalam. So, I don't know if it is, pero yung based sa review, sa ilan napanood kong video, isa sa mga factor na sinasabi nila or kagandahan daw ni AW is out of the box is already a competition setup or race ready. So, siguro may be of the mga ito. Kaya, although sa isang ibang brand din, makikita nyo rin mga ito. Siguro sa internal sa lang yun, magbe-base sa accuracy or whatever. And then, yun nga. Ayun, aside doon sa slide and sa ratio ng mga yan. Yung grip niya guys, oh, naka parang honeycomb or hexagon type na yan. So far, pag sa skin grip siya, medyo gusto ko yung feel ng grip niya. Pero syempre, iba rin pa naka-gloves ka. I like yun. Saka hindi siya. Yun lang yung medyo napapansin ko rito. Parang medyo may maalog. Hindi ko alam kung normal ba yun. Kasi parang dun sa Glock ko, hindi masyado. Gaya ito, hindi masyado. Ayan. Pero yung, sorry guys, wala lang kasi yung Glock ko, nabenta ko na. Pero yung Glock ko, hindi rin masyado. Ano, yun lang yung napansin ko rito. Medyo may, yan, parang may tumutunog. Ayan. So, ano pa ba? Mga check-in dito. Ayun. So, yung kanyang safety, ano, is ambidextrous siya, kaliwat kanan. So, you can put the gun safety sa, ano, sa right-handed, saka sa left-handed. Ayan, kabilaan. And then, ano ba yung nasa loob? Ayan, kung makikita natin, yung kanyang, ano, is pula na rin. Pula. Parang yung sa kanyang magazine, pula rin, terno. Ayan. So, yun. Based online, this is 330 to 350 FPS. So, malalaman natin yan pag-check natin sa actual sa field, sa game site. So, ayun. Again, guys, this is a high kappa, this is a WE high kappa magazine. And this is the AW. May napanood kasi ako ng video, pero sabi, huwag daw gamitan ng WE magazine ang AW. Pero based doon sa video na panood ko, wala naman siya naging issue. Hopefully sa atin, wala rin maging issue. Pero basically, pagtingin natin, halos parehas na parehas naman sila. Even they, yeah, complete lines, lahat parang magkaparehas naman sila. Although na, subukan natin ito ngayon, sa field, ngayon, pag may chance tayo makapaglaro, matesting natin itong unit. So again guys, ayan, check natin yung ano. For safety, ayun sa'yo, ayan, wala siyang BBs. And then, checking the unit. Wala rin siyang BBs kasi kakalabas natin sa box. So, check natin ngayon kung kamusta ang kanyang blowback. Tayo natin ha. Hawakan ko muna ito para hindi siya mag-lock. Oh, sorry. Yan. Bilis ha. Lakas ah. Love it guys. Kayo na rin magano kung tama kung pares ba tayo ng tingin. Parang napakabilis ng kanyang ano, ng cycle. Ulit natin ha. One more time, double tap. One more. Okay guys, so ngayon check din natin. Sabi short stroke to, pero pakita ko lang sa inyo, then leave a comment na lang kung short stroke na nga ba to out of the box kasi newbie lang tayo. Wala tayong masyadong idea. Pero, tingnan natin kung ano. Okay, check natin.
Ayun. Okay. Ayun. Sa mga napapanood ko kasi, meron eh. Parang meron silang shock buffer. Ano dito? Hindi ko alam kung ito na yun. Hindi lang ako sure dyan, guys. At least, ayan. Kung may idea kayo, guys, comment lang kayo. Para malaman ko din. Pero ayan, just for the sake na makita nyo rin yung internals ng AW. Ayan siya, guys. Ayan. Comment na lang kayo sa baba kung short stroke na ba to. Churi-churi. Beginner. Okay. So, balik na natin. Ayun guys, so hopefully this Sunday makapag laro tayo para matest natin to. And then I'll make another set ng video regarding sa initial review ko sa kanya sa game site. So, yun. O nga pala, bago tayo matapos, testing natin to. Although to wala itong magazine, pero ipit ako. Ayun. Yun, para malaman nyo din guys, ngayon ko lang din susubukan eh. Yung high kappa mag. Snap din, snap. Yep. Ganda ng combination, di ba? Yan ang combination. Combination, baby. Ayun. Okay guys. So yun, see you sa next video ko regarding sa initial review ko sa unit once na nagamit ko na siya sa field. May mga hindi ko na check. Ayun, yun pala yung kanyang kanyang trigger. Kung papansin nyo, para siyang Lego. Ayun, para siyang Lego. Hindi ko alam kung sa akin, sa assessment ko, parang okay siya for, kasi nga parang yung kanyang magpull, parang mas maiksi. I don't know kung ganun nga yun. Pero so far, parang ano naman. Ayun. So, I hope to see you again guys sa next video natin. Para doon sa actual review natin, doon sa first review natin sa field. So, again guys, don't forget to like and share, subscribe, ride lang pag may time. Siyempre, yung mga ating mga normal riding and adventures, and at the same time, yung ating Airsoft Edition. So, guys, see you again. Ka-pew-pew. Mississippi.